Yo mga kuis, pag-usapan natin ang naging laban kagabi kasi napaka-exciting ho ng Mags versus Meralco matchup. Ganda talaga ng performance ng parehong team. Pero anyari sa dulo? Konting recap lang. Sa unang quarter, sus ito si Polly. May pa-party agad sa tres. Tsaka yung aura ng Magdolia, kikilabutan ka talaga. Buti na lang hindi nagpadala ang Meralco. Chris Newsom, may banat din. Second quarter, mas lumamang pa ngayon ang Magnolia dahil kay Calvin at Polly. Pero sa 1 minute na second quarter, may pahirit pa si Cliff Hodge sa Magnolia. Tinitingnan sila habang nasa basket pa. Nice jam at pass. Pero si Calvin mga kuis, biglang uminit. Sa 8 minutes of action, binawian si Hodge. Yun o, tumba, may kasama pang pa-flop. Sa 4th quarter, lumamang na naman ang Magnolia. Akala nga nila panalo na kasi umabot pa ng 10 points yung kalamangan. Pero ang nangyari, heto, tingnan natin ang kada detalye. Simulan natin dun sa last 10 seconds ng game. Tumira ng 3 si Barroca na akala ng Mags ay counted. Pasalamat ang Meralco kay Pasaol. Nang dahil sa napakataas na lipad nito, hindi agad nakatira si Mark. So inabutan siya ng oras. Hindi po talaga counted. Sayang, yun ang senyas ng ulo ni Mark. Pagkatapos ng review, nag-uusap si Mark at De La Rosa kung saan dedepensa. Ang paniniwala ng mga fans, sinisi ni Rome yung not counted na tira ni Mark. Tas si Mark naman parang nasasayangan din. Sa palagay ko, hindi yung kasalanan ni Mark. Coach error ho ito. Dapat kasi sa crucial minutes, pinapasok nila si Calvin. Tas siya dapat nagbabantay sa napaka-athletic na si Chris Newsom. Tas habang papalapit si Chris Newsom sa basket, wala man lang tumulong kay De La Rosa sa depensa. Si Sangga lang, yun nakatunga nga lang oh. Sayang talaga. Kung sa bagay, sobrang bilis din kasi ni Newsom. Kayo mga quiz, anong masasabi nyo sa exciting na laban ng ito? Sa mga gustong magpa-shoutout, abangan po yan bukas dito lang sa Sports Desk Media. See ya!